may binibiling dinner. So magkasama na ulit kami. Oh, and then park. In park. We are going to the park. Enjoying the nice enjoying sunset pa lang. Let's go. Bumili ako ng cola, light. Tsaka vegetarian dinner. Parang ano, parang hindi siya na-interrupt ako dun sa ano, sa supermarket. Sabi ko bumili ako ng cola at saka ng vegetarian food. Parang hindi bagay, vegetarian and then plus cola. It doesn't fit. It's unhealthy and then healthy. But wala naman itong sugar, zero. No, light. Konti lang ang sugar kapag light. Almost wala, wala nga. Nagpo-photoshoot pa sila. Kasama namin yung kaibigan ni Robert, si Chris, yung isang Chris at saka si Kathy. Kaibigan ni Robert yun, alam mo yun. Ang ganda ng sunset. Makikita niyo. Ano, alas 8 na, ganito pa rin yung araw. Kita niyo yung tulay. Tapos, yung highway sa ilalim niyang tulay. Pag nandun ka sa gitna, umuugog yung kakatakot. Parang magigiba yung tulay. So, kakatawag lang ni Carol. Ikano daw siya na grocery. Meron na namang mga ano, nagbibilad na mga naked na nagbibilad. Nagbibilad na naked. Mga nagbibilad na Germans na naked. Alas 8 na, naka-naked pa sila, Diyos ko. Kakaya tuloy mag-film. A feeling nila is sila yung fini-film ko. The road to take me home to the place. Sa climate theater. Für politische Satire. So, you're nothing but still five guys? 50% nga pala na nanonood sa akin is male. And then 50% is female. And I guess kung male ka, chances are you're gay. Kasi ang content ko is more about gay relationship. But anyway, when I was a kid sa Philippines, alam ko na from the very start na bading ako. Ang gusto kong laruin nun is mga dolls, yung mga ginupit-kupit na cartoons. Nung bata pa ako, pag pumapasok ako sa school, parating nila akong binubuli. Rowella, bakla, bading, ganyan. Sinisigawan ako sa school. Tapos kunyari, nung high school, especially nung high school, pagpapasok ko, kunyari, merong nakalagay na pangalan ko, Rowell. Tapos sa dugtong nun, may A, Rowella. So, parang minsan may times na ayoko na pumasok kasi nabubuli ako. Sabi ko, parang iniisip ko, what's wrong? Ano bang meron sa akin? Ano bang mali? Sabi ko, parang normal naman, parang wala naman ako nakikita sa sarili kong mali. But yung mga kaklase ko, sasabihan ko ng bakla. And hindi ko alam kung ano yung, what do they mean about bakla. Yun pala, merong mga, yung word na bakla is may connotation na naka-attach. Ang bakla, pag sinabihan ka ng bakla, it doesn't mean na bakla ka, nabading ka. But ang nakatatak sa isip ko nun is wala kang pag-asa sa buhay. Nakakaya sa pamilya, nakakaya sa lipunan, makasalanan. Yun yung ganun. Kunyari, sinabihan ka na, bakla. It doesn't necessarily mean literal na bakla. Meron yung nakakonotate na nakahidden dun sa word na bakla. So, while I was growing up, sabi ko sa sarili ko, may mali ba sa akin? Parang may mali, pero hindi ko ma-identify kung ano yung mali. Tapos yun, lumipas yung mga panahon na sabi ko, parang I am not wanted dito sa Pilipinas. So, naisipan ko na siguro kakapanood ng movie. Sabi ko, sa ibang bansa, yung mga bakla, hindi binubuli. Tapos, pwede silang ma-in love na hindi sila sa kapwa lalaki o ma-practice yung sexual preference nila na walang bullying na nangyayari. So, sa nakatatak sa isip ko noon, sabi ko, this place is not for me. I am not wanted sa place na to. And then, I think sa ibang bansa,
nandun yung happiness ko. Then yun din yung dahilan kung bakit talaga ako umalis sa Pilipinas, kasi ayokong tumira sa isang lugar na hindi ako wanted, na hindi ako gusto, na hindi ako binibigyan chance na maging masaya. So yun. Yun yung experience ko sa Pilipinas na hanggang ngayon is nakatatak pa rin sa memory ko, na mahirap siyang tanggalin. Pero yun, natanggap ko na lang. Eventually natanggap ko na lang na ganun talaga sa Pilipinas. But ganun talaga yung kultura natin. Ganun yung religion na nakakagisna natin, na kapag bakla ka is makasalanan, masusunog ka sa impyerno. Paano ko ba siya na-overcome? Na-overcome ko siya is nung nandito na ako, nung natanggap ko na yung place na napuntahan ko is they love me, they give me opportunities without judgment. Kapag meron kayong kaibigan or siguro anak or pinsan or kalaro na bakla, huwag nyo na i-bully, kasi hindi maganda, kasi tumatatak yun sa isip nila hanggang paglaki, and nagiging trauma yun. And yun, but I'm don't get me wrong, I'm ano na ako ngayon, sobrang happy na ako sa sarili ko. And yun, I found a place where I am loved, and walang judgment dito. Balikan ko na sila Robert kasi wala nang araw, baka uwi na kami. Kailangan na naming umuwi ng bahay. Ngayon, malapit lang naman yung bahay namin dito, 5 minutes walk. Ang ganda ng nung lake. And gusto kong i-add up na dahil sa pambubuli sa akin before, I became stronger, na parang nasobrahan naman, na wala na akong pakialam kung ano yung iniisip ng iba towards me, na ginagawa ko lang yung gusto kong gawin sa buhay, na nagpapakahas, enjoy lang ako, and yun, parang yung lahat ng nawala sa akin when I was a child, bumabawi lang ako ngayon. And kapag may nambubuli, may ilan-ilang nambubuli, dinedadma ko na lang. Kasi tama na, sapat na sa akin yung nabuli ako when I was a child, or child, yung childhood traumas ko. Tama na yun. Minsan marirealize mo na lang na wala. Hayaan mo lang sila. Kasi hanggang doon na lang yung gusto nilang gawin sa buhay nila. I'm happy now, and then that what matters. Nagpaiwan pa sila Robert, mamaya pa daw sila uwi, alas 9, medyo na, anong oras ba? 9:22 na. Sabi ko, uwi na ako kasi medyo lumalamig and gusto ko na matulog. Kasi tomorrow is another working day. So guys, thank you very much for watching, and I hope you enjoy yung vlog for today, and I will see you again on my next vlog. Bye!